Wow, ito. Lumang kalawang. Oh, yun. Ha? Kailangan mag-check. Check mo muna kung legal ba natin binigyan. Ah. Pwede tayo ma-technical dyan. Kinalawang ka niyang kalawang. Puta, teta doon. Teta doon. Pamalo. Magkano niyo naman ito binibenta? Siguro kahit nasa 50. 50,000. 50,000 para sa kalawang. Boss Toyo, kung masaya ka, masaya din ako. Ikaw na. 'Tulala ka na diyan. Pares kami may sakit nila, sige na lang. I'm not feeling well today. Yeah, ako din. So, meron pa sige papasok ko na 'yan. Oy, may baby. Oy. Pare, baby. Baby. Sinasala. Manchester kaya lang. Ah, okay. Okay lang sa ano 'to eh. Sa bahay na pinili. Ano ba 'yan? Tayo muna. Ano po muna ang pangalan nila? Dennis po. Dennis, taga saan si Dennis? Espanya po. Mat. Saan? Espanya po. Kayo po, pangalan. Mat, lapit po kayo dito, sir. Ano ang dala nyo? Bata? Hindi, Manchester. Ay, yung... Ah, yun, boso, yung... Ano, Manchester! Na... Ang Winchester Repeating Rifle ay naimbento noong 1866. Hinila ng firer ang isang pingga upang i-reload ang rifle gamit ang isang naka-imbak na kartutso. At ang item na binebenta sa Pinoy Pawn Stars ay ang 1892 Winchester na puro kalawang. Gang gang. Wow, ito. Lumang kalawang. Oh, yun. Ha? Ay, hindi. Lumang baril. Oh. Baril ba? Opo, baril. Na Manchester ang ano yun. Ano umot lang. Napaglagyan lang po. So, titingnan natin, ha? Saan nyo ito nakuha? Dun sa... Sige, sinatis ng bahay, yung fifth floor na bahay, siyempre po, malalim na malalim na pundasyon ang kailangan. Ah, yan sige po. Panalit po natin yung kumot. Sila labs, pwede ba magpapicture yung bumili? Tanong mo nga. Okay lang sa nila. Baka akala nila. Tanong mo nga, yung mga bumili ng gold. So yun, saan nyo ito nahukay? Sa bahay po eh. Nagpagawang bahay yung... Buti walang bungo na nakuha dun. Wala naman. Meron mga granada. Granada? Hindi, wala po. Ano lang. Loom, ano na? Shell na. Oh, ano na lang. Shell. Paano nalamang Manchester yan galing? Ano yan? Bastoyo talagang yung lugar, ano pa lang, yung itsura pa lang, pang Manchester, yung gano'n na ano, na... Na baril. Magkano nyo naman ito binibenta? Bastoyo, kung masaya ka, masaya din ako, ikaw na. Hindi, pero magkano yung asking price nyo? Siguro, kahit nasa 50. 50,000. 50,000 para sa kalawang. For both? Opo. So, tatanong natin kung may value pa. Kasi, luma siya. Maganda sana kung maganda yung condition Yabang. Pero yung mga ganito kasi na parang kalawag na, I don't know kung may price pa. Tanongin lang natin. So, tatawag tayo ng expert sa mga luma, sa mga ganito. Parang alam ko na kung sino expert yung mga luma. Sino? Ay, hindi. Dalawang expert natin pwede dito ng luma. Si Sir Angelo. Si Sir Angelo at si Sir Jun Manalo. Para siya sila mga mahilig hindi, sa mga luma. Si Sir Angelo. Angelo na? Maluma. Si Sir Jun, hindi, meron pang mas luma. Si Sir Jun. So, pare silang luma. Eh, bakit si Sir Jun may book? Huwag ito, lagi mo niluloko si Sir Angelo. Ganun talaga. Okay, tawagin natin. Si Sir Angelo Bernardo. Ayan ang ating. Okay, tuloy. Ang narinig ako. Talaga ito eh. Sir Angelo. Nako. Si Gwen, hindi ko pala sabihin price, sorry. Ano man sabi mo sa kalawang? Kalawang, okay. Baril siya na kinalawang. Probably Manchester rifle. O, tama nga siya. Pero, ito yung malaking pero dyan. Yeah. Ano? Kailangan mag-check. Check mo muna kung legal ba natin bilhin. Ah. Pwede tayo ma-technical dyan. Alright. Pwede siyang i-consider na loose firearms. Loose firearms kahit kalawang na lang? Yes. Oo, ganun yung kahit ganito po masisira, no? Yes, pwede. Kasi meron yung sa yung ganun sa batas natin, kailangan natin i-check muna. Okay. So consulta ka muna sa attorney. Alright. So, pero, sige, hindi pala tayo magkakabentahan dito kasi hindi pala pwedeng bumili ng anything na barrel kasi nga, because of, batas. Sa batas. Alam ko, may permits pa yan. May permit, okay. So, pero yung ganito,
katulad ngayon yan, ganyang item, para rin sa mga viewers. Yung ganitong kalawang, Manchester rifle, okay, may price ba? Yun ang malaking tanong. Kasi ang preference din ng mga collector, mga gun collectors, is yung buo at functioning. Oh, kahit hindi functioning, inyo, pero buong buo. Oo, oh, yung sa inyo, pang-display na lang. Opo, yung display. Pang historical, ano, significant. Parang fossilized na lang, parang ganon. Mm-hmm. Pero magkano yung mga ganyan? Kasi parang ang ganda rin siya ilagay sa isang glass shield na pakita ang mga anong year ba itong Manchester na to. Yes, maganda niyan. Matrace nyo rin kung saan ang galing. Napakita ang mga anong year ba itong Manchester na to? Yes, maganda niyan. Matrace nyo rin kung saan ang galing. Wala na boss, ano na yan. Hukay yan. Nahukay lang ng baku yan. Kumbaga, is this sa bahay ng lugar? Neighbor namin sa Espanya. Kasi ano yung peace time? Baka dapat hukayin ng buong Espanya. Baka marami damuhan, pa yun. Ano lang dapat yun, damuhan. Ng permit para mahukay ang buong Espanya. Mahirap yun. Gigibay mo. Pero ito ba World War I? World sobra, War II? Sobra pa siguro yan. Anything about Manchester rifle, meron bang ano? Well, limited yung kalaman ko sa rifles. And base ko lang siya dun sa degradation, yung amount ng degradation niya. Probably, ano, possibly World War II. Possibly, ano. World War II. Kasi, so, ano yan eh, ang tandaan niyo, Espanya, naging ano yan. Spanish colony tayo. Kailan ba tayo naging Spanish colony? UST kami. UST is, formerly internment camp yan noong World War II. Mm. So dyan ang kinulong yung mga prisoners of war ng mga Hapon. Okay. So naging kampo talaga siya ng ano ng Hapon. At hindi rin ako magtataka kung maraming marirecover na firearms doon sa around the vicinity kasi nga naging former camp yan, former internment camp noong World War II. Yun. Pero magkano ganyan? Probably sa isang specialized collector, pwedeng bilhin sa inyo yan mga 10, mga 5 to 10,000. Wow, pwede pala. Pwede pa rin. Okay. But then again, yung not now, hindi pa yung ano, check mo muna yung mga legal ano, yes, legal repercussions niya pag binili mo. Kasi talagang nakakamatay ito. Pag kinalawag ka ng kalawang, puta teta doon. Teta doon. Pamalo. Oo, pag nagalong ka nga lang dyan. So, actually, yung sabi ko, maganda siya parang sa isang glass, di ba? Oh, pero sabi nga, tatanong ko muna sa mga attorney natin kung ano bang, paano ba yan. So, for the meantime, hindi ko muna siya maaaring mabili, pero at least meron siyang presyo. Oh, alam na rin natin na meron siyang presyo. So, yung presyo niya is suggestive lang naman yon, kasi hindi pa naman natin talaga nalaman kung magkano ba talaga yung eksakto, yung mga ganyan. Ganyang klase ng Pro Manchester rifle, so pwedeng bumaba, pwedeng mas mataas, pero at least it's a surprise. Yun yung important. So sa ngayon, balik ko na lang muna yung pamasahe nyo. Bigyan mo na sila pamasahe. Para hindi sayang ang pagpunta nyo dito. Ano to boss? Iwanan na naman ano? Ah, hindi. Bawal siya dito. Ah, okay. Oh, sige. Oo, bawal siya dito. So, iuwi mo muna siya. Tapos ikatagin mo. Oo, tumagal lang namin. So, good luck sa inyong okay, pag-uwi. Oo, good luck sa inyong pag-uwi. Itago nyo mabuti yan. Okay pa kami. Kasi, mag-aal para na. Pero kahit ganito pala siyang kakalawang, pwede pa rin siya. Yes, yes, exactly. Bakit? Loose firearms. Yun yung ano eh. Basta yan, hindi naman sinabi dun sa batas na firearms lang. Hindi naman sinabi kung functioning or hindi. Basta firearms. Okay. Yun. So yun yung ano. Anyway, hindi ako lawyer, so kasi maganda checkin niyo rin yung lawyer. Wala na yung mga batas. Yun. Wala na yung, 'di ba? Ito ilagay niyo ng bala, di ganin yan. Eh. Opo. Dito pinapasok ata yan sa ilalim niya, no. Pinapasok yan. Parang shotgun siya. Sa pagkakaalam ko kasi may din ako sa barrel. So ayun, maraming salamat. So malay nyo, tawala na rin kayo. Pa-picture so, na lang kami muna. Oh, sige, pa-picture tayo. Maraming salamat. Thank you, Sarangelo. Thank you po.
Mag-uukay.